Maraming umalma sa pagluluwag ng travel restrictions sa ilang bansa, lalo pat may mga inalis sa travel ban na mataas pa rin ang antas ng hawaan ng COVID-19. Nasa frontline ng balita ngayon si Greg Gregorio. Simula ngayong araw, inalis na ang travel ban sa mga bansang naunang pinatawan ng pag-iigpit dahil sa banta ng Delta variant. Kasama rito ang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia. Pero punaagad ni Vice President Lenny Robredo, bakit tinanggal ang ban kung patuloy ba ang pagtaas ng mga kaso? Yung ibang bansa nga napaka-stricto, di ba? Nakita mo yung Hong Kong. Mm-hmm. Yung Hong Kong, sinuspend yung PAL, sinuspend yung Cebu Pacific. Meron lang siyang pasaherong pagdating doon nag-positive. Mm-hmm. Sinuspend na. Ganun din ba tayo ka-stricto? Ganito rin ang pananaw ni Senator Nancy Binay. Nakababahala raw na parang okay lang sa IATF na luwagan ng travel restrictions kahit kulang pa tayo sa safety nets. Dagdag naman ni Senator Riza Ontiveros, punuan pa mga ospital pero parang larong close-open daw ang airport natin habang andyan ang banta ng iba't ibang variant. Kaya tanong ni Senate President Tito Soto, meron bang agenda para sa pagluluwag na ito? Paliwanag naman ng palasyo, nahahati sa tatlong classification ang pagtingin sa mga bansa. May mga pasok sa green list, may yellow list o moderate risk, o yung mga bansang hindi banned pero may ipinatutupad na quarantine protocols. At nariyan din ang red list o high risk classification, yung mga bansang may travel ban. Ang ginawa na lang nating classification, yung mga bansang nasa red classification, bawal po pumasok sa Pilipinas. Ang green po, siyempre po pwede silang pumasok at hanggang 7 araw po sa quarantine facility. Tapos yung mga nasa yellow po, 10 araw po sa mga quarantine facilities at 4 araw sa kanilang mga tahanan na supervised po ng ating mga local government units. Pero di pa rin kumbinsido rito ang public health advocate na si Dr. Anthony Liachon. Hindi naman siya life and death situation. Dapat in-extend muna yung travel ban to 2 weeks while we do the granular lockdown. Kasi hindi naman foolproof na kahit moderate risk yan, hindi magdadala ng sakit yan. Sabi pa ni Professor Guido David ng Okta Research, mataas pa rin ang antas ng hawaan sa mga bansang gaya ng India at Malaysia na kasama sa inalis sa travel ban. Huwag din daw sanang kalimutan kung paano nakapasok ang Delta variant sa Pilipinas. We should always have strict implementation of border controls so that we don't allow variants of concern or even variants of interest to come in. So in the past, we've had, you know, failures of implementation at the border kasi kaya nakapasok yung Delta variant. Sa huling batch naman ng whole genome sequencing mula sa 367 positive samples, 279 na mga karagdagang kaso ng Delta variant ang naitala. Ayon naman sa DOH, walang dapat ikabahala sa pagtatanggal ng travel ban. May mga safeguards po tayo. Hindi man natin i-restrict ang isang bansa, meron po tayong strict border control kung saan lahat po ng mga dumadating na travelers ay nire-require nating mag-quarantine. Wala po tayong exemption. Kahit humanitarian, hindi po natin pinapayagan. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.